Ako po yung mayor ngayon ng Olongapo, Rolen Paulino. At ako po isang batang lumaki sa Magsaysay Drive sa Olongapo. At ako isa rin sa mga kasama sa mga original na volunteers. Actually, isa din ako sa mga kasama doon sa ARGO, o yung natawag nilang Autonomous Region of Greater Olongapo. And nag-umpisa po ito lahat kasi nung panahon ng Amerikano, iba yung buhay. Napakaluwag ng buhay. Yung isang ordinaryong tricycle driver, meron isang relo na Rolex. Yung isang ordinaryong jeepney driver o isang waiter, may mga lighter dyan, sipo. Mga worth 8 to 12,000. Pinamimigay lang nung araw yon. Pwede mong hingin. Kasi ganun kaluwag ang buhay. Yung isang ordinaryong empleyado ng base, nakakapag-graduate ng anak na doktor, nakakapag-graduate ng abogado, nakakapagtapos na maluwag ang buhay. Ang gaang-gaang ng buhay sa Olongapo noong panahon ng mga Amerikanong nandito. Kaya nga, sabi ko, hindi na naranasan ng mga bata. Tapos kahit na meron base dyan, pag may barko, as early as 6 o'clock in the morning, tumutugtog na yung mga banda. Pinakamagagaling na banda sa buong Pilipinas o buong Asia, Olongapo. Pag sinabing bandang gapo, talaga number one. Pero hindi siya banda nung araw. Ang tawag sa mga banda nung araw, combo. Combo ng gapo yan. Ibig sabihin ng combo, pinagsama-sama, parang yung combo meal. Yung combo, may bahista, may keyboards, may drummer. Pinakamagagaling. Lahat ng pinakamahusay, si Freddy Aguilar, si Mike Hanopol, Resti Pabunan, si Arnel Pineda. Dito lahat galing yan. Arnel Ignacio. Pinakamagagaling. At yung araw noon, pinakaisa sa pinakamang disiplinadong tao at pinakamahusay ng mga tao taga Olongapo. Ang luwag ng pera, lahat ng mga tao magkakakilala. Pag binati mo isang Pilipino, good morning, sasagutin ka good morning. Parang Amerikano rin eh. Hindi kagaya ngayon, naglalakad ka sa kalye, nabakita mo yung babae, good morning. Sabi siya ng babae, kilala mo ba yun? Sino yun? Diba? Ganun na ngayon yun. Hindi kagaya nung araw na napakaluwag at halos lahat ng tao magkakakilala. Pero napakaluwag ng buhay. Pero marami rin kasi dahil may epekto yan, dahil nung sinarado yung Sangli Point na base, naglipatan lahat yung mga kataga Cavite sa Olongapo. So sinarado yun, dinala rito. Kaya ang daming Caviteño dito sa Olongapo. Tapos alam mo naman yung proximity natin sa Pampanga, ang dami rin kapampangan dito, maraming taga-Bataan. And siyempre yung mga gusto maghanap buhay na nahihirapan sa mga probinsya, sa Bisaya, sa Mindanao, naglipatan din dito. At nakita ko nung araw, saya ng ano, nakakapasok kami sa, yung pagbata ka, nakakapasok ka sa ano, sa base. Nakakapamili ka ng orange. Lahat kami, ang ballpen namin, skill crap. Yung US government, kulay itim. Pag alam mo, pagbatang gapo, naka-hangten. Pagkatapos, naka-hash puppies, o kaya naka-rodana ng sapatos, naka-baston na, no? Tapos naka, no, kami lahat, no, may scarf. Tapos yung mga bata nung araw, malayo pa, alam mo na taga-gapo. Kasi amoy joban lahat. Amoy joban. Tapos lagi kami naka-ray-ban kami sombrero. Wow. At lahat yun, ganun kami, alam na alam mo pagbatang gapo. Magpapunta na kaming Manila kahit di ka nagugutom. Ang tawag, meron na ngayon restaurant doon eh. Ang tawag doon, Double Happiness. Pero nang araw, ang pangalan ng Klelus. Pag dumating ka doon, pag naka-aircon kang bus. Basta mga ganun mga batang gapo, palibasa maluwag ang buhay. Pagdating doon, nakain ka ng barbecue kahit di ka nagugutom. Tapos yung bus, doon nag-umpisa yung mga bus na may bus number. Sasakay ka, kain ka ng sandwich, kain ka ng soft drinks, nakaka-order ka sa bus. At maluwag. Siyempre, dumating lang yung pagkakataon na kinakailangan ng ano, may mga senador tayo na nag-oppose to sa treaty between the Philippines and the US at in-oppose na nila yung pananatili rito at sinabayan pa ng pagputok ng Pinatubo. Nung panahon ng Pinatubo, parang ano na, parang ito yung katapusan ng mundo. At kung meron kang kaaway, i-wish mo lang na maranasan yung Pinatubo. Pero ako, as one of the survivors of Pinatubo, and I will always cherish yung pangyayari na yun sa buhay ko. I was still working then for Senator who was Mayor Dick Gordon. And habang kasama niya ako sa meeting, before nung pumutok, and nandun din kami, napumunta kami ng Zambales, nirescue namin yung mga ITAS. Tapos kasama kami dito sa planning. And just so happen, magkapit-bahay kasi kami. Kaya ako yung madalas niya natatawag. During ng pumuputok, andito kami, nung mag-collapse yung hospital,
nung mag nilikas namin yung mga tao, ako yung nandun. So nakita ko lahat yung mga pangyayari. At nung pagkatapos kang pumutok na yung gabi, na yung araw naging gabi. Tapos every 1 minute hanggang 2 minutes, lumilindol. Actually, hindi ko alam kung lumilindol o hindi. Ang ginawa ko na lang, naglagay ako ng baso sa babaw ng mesa para alam ko kung lumilindol o hindi. Pag gumagalaw, lumilindol uli. Pero hindi, wala akong matanda ang time na mula ng umaga hanggang hapon na huminto yung paggalaw ng baso. So, ibig sabihin, bago siya mag-settle, gagalaw na naman uli. Tapos, lagi kami may lamesa sa tabi para pag gigiba, doon lang kami sa ilalim ng lamesa. At habang umiikot kami ni Senator Gordon, nag-iikot kami sa Olongapo. Si Senator Gordon nga, hindi niya na nasikaso rin yung pamilya niya. Habang nagigiba yung bahay ng nanay niya, nasa labas kami, nagre-rescue. Same thing with me. Hindi ko alam kung nasan yung pamilya ko. At kasama kami si Senator Gordon, nag-iikot-ikot kami noon, tumutulong. So, nung nga nandun kami, nung ginagiba na kinabukasan, punta kami ng ospital, nakita niya, daming patay. Tapos yung tawag ng araw doon, yung IYC o yung PILAM na naging convention center, doon namin nilipat yung mga pasyente. Tama-tama, paglabas namin ng mga pasyente, kinahapunan, nag-iba yung building. Pagkatapos ikot, sabi niya, kailangan lumaban tayo. Doon nagkumpisa yung fight on Olongapo. Actually, sa akin niya sinabi yung tawag naman ako sa engineering, gawa daw kayo fight on. Kahit saan lang, yung unang-unang fight on doon, nakasulat lang sa plywood. Tapos yung harapan niya, sasakyan niya yung pajerong kulay blue, may red cross to sa na bandera na umiikot. Tapos umiikot, kakinabukaan, tapos nung pagkatapos ng parang end of the world, yung baong magsese, buong Olongapo, lubak-lubak yon. Tapos yun nga, tapos mag na-clear, naayos na, nabalik yung kuryente, nabalik yung tubig, naayos na lahat. Tapos nag-decide na nga yung Senate na paalisin na yung mga Amerikano. It was so malungkot. Ang huling-huling umalis na barko ay yung USS Bellywood. Ito yung helicopter carrier. Tapos may mga kasama ko rin, yung mga MAC flight o yung mga military airlift command, kung tawagin MAC flight. Yun yung mga nag-akot ng mga tao. Siyempre, nung kahuli-huli yan, it was November 24 nung umalis, 1992. Birthday ko kasi November 24 din eh. Ayun, inatid namin yung tapos umikot na kami, nagpunta yung mga volunteers, sama yung mga kapitan, sama yung mga ibang mga empleyado. So talagang kami doon hanggang halos during that time, pag may dumaan na sasakyan, kakilala ko eh, dahil walang dumadaan na sasakyan eh, even sa magsaysay tsaka sa Rasal Avenue, bihirang-bihirang may dumaan na sasakyan. Wala silang gagawin, sarado lahat yung business. Yan nga. Tapos ayun, naging natayo nga yung yung SBMA, yung ARGO. Actually si Tata Paul Cruz, si Jean Dela Cruz, si Butch Ligsay, si Julie Reyes, si Jess Eusebio. Yan yung mga kasama namin noon. Kasama ko yan, sila Nelson Nickdaw. Yan yung mga original na kasama namin na nagpo-form ng SBMA nung araw. Just so happen na super busy kami noon dahil yung bahay ni Senador, kapit-bahay ko lang. Pagkatapos sila mag-meeting doon sa bahay niya, pupunta naman sa bahay ko para mag-meeting. At para ayusin yon. Sila Felix Bisay, dati naging airport manager. Yun yung mga kasama namin lagi. At ayun nga, nabuo nga yung tatayo. Doon muna kami sa Building 303. Yung Building 303, ito yung building sa tabi ng Kalaklan. Ang tawag, yun ang recruitment, Navy recruitment office nung araw. Pagpapasok ka ng Navy, doon ka dadalin. So, doon muna kami. Doon muna kami sa Building 303, yun ang naging building na para habang nililipat unti-unti yung mga gamit, kasama kami sa tawag kami auditing team tsaka inventory team para ihiwalay mo yung 519 tsaka yung GOP, yung Government of the Philippines owned. 519 po? Yung 519 noon, yung mga pupunta sa amin, yung iba naman sa Government of the Philippines, sa Amerikano. Okay. Yun, so yun yung iniikot namin noon. Yun, tapos yung namin, hanggang nabuo nga itong SBMA, si Tata Paul noon, ako pa sumundo sa kanya. Mga lahat sila na magbi-meeting, ako sumusundo sa bahay. Kinukuha ko sa bahay. Bakit? Tawag kayo ni Mayor. Mayor pa nung araw. Wala kaming oras noon, alauna, alas dos, alas tres, kahit anong oras. Just so happen ako yung taga-sundo sa kanila lahat noon. Ang kunin ko doon. May meeting, tapos bili kami pandesal, bili ng kahit
Ayun na pinagdadausan. Tapos nang matayo na yung SBMA, may kanya-kanyang department na, ako naman napunta ako sa ano noon, sa Subic Gym. Pinahawak sa akin yung RSC. Sport Recreation and Sports Coordinator. Hawak ko yung lahat ng recreation, hawak ko lahat yung sports. Pinahawak sa akin yung Subic Gym, yung mini golf, yung baseball field, yung remi field, pati yung All Hands Beach, yung golf course. Yan, ako in charge doon. Ang opisina ko noon sa Building 421 o yung Subic Gym dati. May Subic Gym dati yun, ginawa na sa sinihan ngayon eh. Tapos sinihan nagsarado na nung Times Square. Yeah, Times Square. Dati Subic Gym yun. Wow. Yun ang dating Subic Gym, yung Times Square na yun. Ako din yung opisina ko. So kami yung kaya kami yung mga nag-ano, kami yung mga lahat ng daan na sa akin, doon na madaan sa office ko. So lahat yung kakilala ko, lahat basta may dumaan doon kakilala ko. Hindi pwedeng hindi. Dahil doon lang lahat eh, yung sasakyan. Wala pa sasakyan ng SBMA noon. Pag may bisita, yung van ko ginagamit pang pang ano, pasundo ng bisita. So doon namin sa helipad, iikot namin, magkakaroon ng tour sa ano. Tapos kasama namin yung mga taga-tourism, sila Butch Ligsay. Doon, ako yung nandun. Tapos yung nung tinayo yung kauna-unahang restaurant. Kauna-unahang restaurant doon ay yung Seafront. Yung Seafront, yung Officers Club. Lindalim po. Yes, yung nandun sa may tapat ng ano, sa Officers Club, yung nandun sa may Seafront, sa may tabi, lapit sa 229. Ang sumunod na restaurant na tinayo ay yung Golden Dragon. Yun yung mga una. Tapos yung Subic International Hotel. Ito yung mga nauna rito, yun yung mga pioneer. Tapos nagkaroon pa ng ano ng easy call, pumasok pa yung ano yung parang pocket bell na nagpasok, tapos pumasok na sila Mr. Trillo yung sa crown, actually hindi muna crown pick yun eh, PX Club muna. Opo. Yung PX Club yung mga duty free, pero ang unang duty free dyan ay yung sa Freeport Traders. Ayan. Si Freeport Traders yun yung ano, dun yung kanila muna nung araw, yun yung mga una doon pasok sila 8-8 Mart. Ito yung mga unang mga duty free nung araw. Na, tapos masok si Royal, sila Pineda, sila Tantoco. Pumasok si Dino. Yung si Dino, ito yung ano, yung sa Hidden Valley. Si kinuha nila yung Grande Island, ginawang part ng yun. Tapos si Dino, siya yung naturo ng cappuccino. Paano kuminom ng cappuccino? Nagkaroon ng Dino De Laurenti something sa tapat ng PX Club. Dino De Roma? Dino De Roma. Ah, okay. Yan yung mga una, tapos nagtayo si Wimpy sa harapan ng remi field. Dahil nagpapalaro ako ng baseball noon, ng basketball, may volleyball. Tapos pagkatapos namin noon, doon kami, pumiinom kami ng beer doon sa tapat ng ano, Wimpy's. Wala pa yung park and shop noon, doon lang kami. Doon kami. Tapos yung tapat noon, ayon ng Subcom, doon ang kuha na ng purchase card. Dahil para makapamili ka noon, binibigyan ka ng pagka taga-Olongapo ka, $100 a month. Pero pag hindi ka taga-Olongapo, $200 one year. Yun yung ano nung araw, may mga purchase card kami no, para kami may passport. Ayun, maganda, masaya noon. Tsaka nung araw, maganda pa nung mahigpit sa pagpasok sa SBMA. Parang meron thrill eh. Hindi yung open na open. Pagpapasok lahat, chine-check up. Paglalabas, chine-check up. Hindi kagaya ngayon, parang mas nanabawasan yung thrill. Mas gusto ko nung araw. And of course, nung mga panahon na yon dumating din sila nito, sila Jim Sartin. Ito yung mga ano, ito yung mga unang dumating na patagap para inspection yung FedEx. Dumating siya rito, 11 o'clock ng tanghali, sinundo ko. Tapos dinala ko sa, naglakad kami sa alas 12 ng tanghali. Naglalakad kami sa runway. Sama ko sa kasama ko, no, si Gina Agustin, na naging naging executive secretary ni ano, Mr. Aresa, ni Arman. Si Gina Agustin ang kasama ko doon, nilalakad namin yung buong runway. 2.7 kilometers yun. Tapos yun, kasama ko yun. Tapos tinuturoan namin yung mga tourist guide. Kung paano, gaano kalaki yung SBMA, yung mga housing, iniikot namin, na pinreserve, nakikita yung mga unggoy sa taas, nakikita yung mga paniki, nadali namin sa may kamayan, sa pagsilip nila sa baba, ang dami-daming isda, nakakatuwa. Kaya nga, iba kasi nung araw, may mga bago pa ron. Pag sinabi sa kanya, how long is the airport? Ang sagot nila, very long. Pag sinabi nilang, how deep is the port? Very deep. How good it is? Very good. Eh, ganoon ang araw, masaya kami. Pagkatapos kami mga volunteers noon, wala kasi, medyo wala pang sweldo. Ang gagawin ko, parang ako lang yung meron noon, gagawin ko sa mga kasamahan ko, mamimili kami ng 2 kilong bigas sa saing, tapos mamimili ng hipon na maliliit, mga 10 pesos. Yung hipon na yun, hindi namin ulamin yun. Dadali namin sa Alaba para
makapag-fishing. Yung mauli namin isda, yun ang uulamin namin. Hati-hati kami noon. Ganun pa kaluwag nung araw. Dahil pa, hindi pa siya lang tala yung port nung araw eh. Nakakapangisda ka, lalaki. Siguro mga 1 foot hanggang 2 feet na ano na isda, nakakakuha ka pa. Yun yung pinaghahatian namin. Yung ulam namin. So, ganun lang kami kaano nung araw. Tapos, walang sweldo. Dahil volunteers eh. Tapos, pag kami nakatanggap na sweldo, isa o dalawang tao. Kung 10 kami o 20 kami, paghahati-hatian namin yun. The following month, naging 4 tayong sumusweldo, 4 na yung naghahati. Lumalaki na yung share ng bawat isa. Hanggang naging 10, naging 15, hanggang naging 20. Ang kwento po ng Olongapo ay binuho po to ng mga tao na nagmalasakit. Tandaan ninyo ang message natin pag malasakitan natin yung bayan natin. Pag malasakitan natin yung bayan natin, siyempre, una ang Panginoon lagi. Ako, sa lahat ng speech ko, hindi nawawala yung Panginoon. Always. Hindi siya pwede mawala. Nandun siya lagi. Pag malasakitan natin yung bayan natin, dahil walang magmamalasakit dito kung hindi tayo. Pag pinagmalasakitan natin yan, magdadatingan yung mga taga-ibang lugar dito, kasama sa atin. At pagkatapos nun, kung wala naman dito, aalis naman yung mga yun eh. Pero ang bottom line, tayo lang yung maiiwan dito. Kaya walang pwede magmalasakit yan. Mahalin nyo, tapos tingnan nyo ako sa history natin. Paano naitayo to. Kung paano lumaban yung mga nauna sa inyo. Walang magmamalasakit sa bayan natin kung di tayo lang.